morning mga ka-diyosa. Kahit inaanto kang diyosa nyo, magbablog ako. Naku po, napaaga ang aking gising. Kasi nakalimutan ko na yung oras pala namin ay magpo-forward. Isinet ko yung clock ng alas 7. Pagising ko, nakalimutan ko. Yung pala'y alas 8. Naku po. Natulog pa naman ako ng alas 8 kagabi. Ay, naku. Kinulang tuloy na isang oras. Siyempre, pag alas 8 ako natulog, it means alas 9 na yung kinabukasan. Ay, kaya ang inyong diyosa, pupugak-pugak. Naku po. Tinatamad tuloy ako. Makalabas nga, baka sakaling gumanda ang aking aura. Maglakad-lakad. Kasi, spring na rito, pero may kalamigan pa rin. Ay, nako, let's go outside. Ay, mga kadyosa, kababalik ko lang galing paglalakad. Ay, nako, wala pa rin si Jowa. Sunday kasi ngayon. Kaya, wala pa siya. Mga bandang alas 9 pa siguro uuwi yun. Nag-go-grocery pa si Jowa ko. Whitey-whitey muna ang diyosa habang iniintay ang jowa. Ang tagal niya eh. Ay, naka. Pero nanonood muna ako ng Dr. Poppers. Without S. Popper. Dr. Popper. Ang galing niya. Siya yung mga gumagamot ng mga bukol-bukol. Ino-opera niya. Ang ganda mong panoorin. Mamaya na ako manonood tong aking mga alagad. Gusto ko kasi pag nanonood ako yung natapos ko na yung mga pinanonood ko. Di ba? Para makapag-concentrate ako sa kanila. Ang hirap kaya mag-comment pag hindi ka nanonood. Tulog na ang aking jowa. Hindi ko na siya ipinakita sa inyo kasi pagod na pagod. Alas 9:30 na nakarating. Pati ang inyong diyosa pagod na pagod. Di ba? Pero pagod ako kasi kulang na isang oras ang aking tulog. Ganyan ang inyong diyosa. Pero hindi ako pwedeng tumigil. Ako'y maghahanda ng pagkain para sa aming lunch. Ay, nako. Magsasaing muna ang inyong diyosa. Ay, nako mga ka-diyosa. Nakatulog ang inyong donya. Pagkatapos kong magligpit sa kusina. Ay, nako. It's time to cook na. Alas tres na. Oh, diba? Isusuot ko na yung aking uniform. Pag nakikita nyo to, favorite ko kasi itong sinusuot pag nagluluto ako. Kaya malimit nyo to nakikita sa vlog ko. Kahit sa tiki man, minsan di ko na hinuhubad. Nagpapalit na lang ako pag maliligo na ako sa gabi. Diba? Ay, nako. Let's go to my kitchen. Ay nako mga ka-diyosa, magluluto na naman ako ng caramelized chicken. Pangatlo na ito, nagustuhan ni Jowa. Ano ba yan? Ay di, sundin kung ano gusto niya, diba? Napakadali lang naman kasi, ayan. May chicken, asukal, depende na sa inyo yan kung gusto niyo ng matamis na matamis. And then, soy sauce. Depende rin sa inyo yan. Ako, tansya-tansya lang yan. And then, water. That's it. Lutuan na naman. At syempre, hindi naman pwedeng iisa lang ang uulamin namin ng aking jowa. Magluluto ako ng lumpiang gulay. Ayan ang aking mga Ricardo. Tingnan nyo naman. Oh. Diba, ang dami niya. Pag may natira, pag may natira, di bukas. Pero pag walang natira, sorry. Iluluto ko muna to. Ayan na mga ka-diyosa, ang aking caramelized chicken. At syempre, luto na rin yung aking lumpiang gulay. At yung aking homemade na lumpia wrapper. Babalutin ko na siya. O, diba? Parang binili rin yung aking lumpia wrapper. Ay,
anak ko. Kahit kailan ko gustong maglumpia, pwede. Kasi nga, puro homemade lang naman ang ginagamit ko. At ang jowa ko, gustong-gusto rin ang lumpiang gulay kasi nakikita niya yung laman. Hindi kagaya nung binibili sa mga Chinese food, hindi niya alam ko ano nasa nasa nagkamalin. Hindi niya alam ko ano yung nasa loob. Eto, tinatanong niya pa, what's inside? Ganun siya. At gustong-gusto niya. At syempre, kung hindi ako nag popold sa side nung aking lumpiang Shanghai, pagdating sa lumpiang gulay, nagpopold ako kasi luto naman ang nasa loob niyan eh. Ginagawa ko lang yun sa lumpiang Shanghai kasi gusto ko yung loob hindi malansa. Diva? Ayan na mga kadyosa. Nakasampu ako. Lima sa ibabaw, lima sa ilalim, at may tira pang gulay. Ah, diba? Ang sarap kaya niya ibabaw sa kanin. Ay, nako. Magpiprito na tayo. Lalamon na kami. Ito na ang aking. Yeah, my love. I don't know what this movie is about. Some father raising his kids. It's a dark comedy, whatever that means. Ang sarap ng lumpia. Tignan niyo sa usawang ko. Bigyan si Jowa. Ay mga ka-diyosa, katatapos lang maghugas ng pinggan na inyong diyosa. Plano ko sanang matulog, kaso may pumipigil. Yung in-order kong Filipino grocery ay dumating nang hindi ko nalalaman dahil wala man lang kumatok. Buti na lang, hindi nawala. May narinig kami kaninang lumalakad eh, akala naman namin kung sino lang. I-check natin kung merong nawawala sa aking in-order kasi in-order ko to sa New York. Ang nangyari, siguro may kakilala sila sa Newark, ipinasa yung aming in-order. Titingnan natin, baka may nawawala. Eh, syempre, diba? Kasi pag umorder ka ng $89 pataas, walang shipping fee. Kaya, tinodo ko na. Ginawa ko na siyang $89. Nung makalawa ko siya in-order, hindi ko naman inaasahang darating ngayon kasi sabi nila, pag handa na raw yung order, eh mag-i-email. Walay! Walang email! Clover chips, ha? Pandesal. Gusto ni Jowa ng pandesal. Tama-tama, meron akong coco jam. Yari siya sa akin. Kailangan malaman natin maigi kung sakto yung aking order. Okay, San Miguel, 3-in-1 coffee. Mas mura dito kaysa doon sa binila namin dati. Oy! At bumili ako ng laing. Ah, diba? Patitikim ko to kay Jowa. Kasi nung pinatikim ko to dati, kasi nagtanim ako sa balde, pinatikim ko siya. Sabi niya, ano yan? Spinach? Ang sarap. Kaya ngayon, patitikimin ko siya nito. Igagat ako at lalagyan ko ng baboy. Malalaking tipak. Boy bawang. 3 piraso. Ah, diba? Puro sa Diyosa to. At kumuha ako ng chicken sotang corn. Ito yung binabaon ko dati sa trabaho. Nung ako'y namamabre ka pa. Pag madaling araw, tanggal ang antok ko. At bumili ako ng mogu. Gusto ni Jowa ito. Ewan ko ba? Nakita niya. Tikman niya raw mango flavor. May lagay sa refrigerator. Dalawa to eh. Dalawa. Oh, buko. Yung isa mango. Kamis ang hang ketchup. Banana ketchup.
yung nawawala. Parang wala yung aking soy sauce. Ayun, yung soy sauce ko. Konti lang ang kinuha ko kasi 5 pansit canton. Alam niyo yan, favorite natin to. Gusto kong tikman yung sardinas na adobo at saka apritada. Kumuha ako. Ayan. Tapos iba't iba pang sardinas. Tapos bumili ako ng asapron pagka naglulugaw ako, gusto ko siya. Ayun, mamasitas. Yeah. At syempre sinigang mix. Dalawa lang kasi eh. Minsan lang naman ako magsigang. Ayan, kaldereta. Magic sarap. Minsan din ako gumamit nito kasi asukal lang ginagamit kong pampalasa. Black beans. And achuete. At another mamasita kaldereta and sinigang mix. At syempre, sardinas ulit. 5-5-5. Another sardines. Ba't ang daming sardines? Ano ba iyan? Ba't itong nag-unboxing na ire? At syempre, eto. Gusto kong subukan ni Jowa kasi minsan may mga muscle pain siya. Kaya bumili ako ng Omega. Omega painkiller. Alam nyo na. At pwede ko rin itong gamitin. Diba? Ayan. Omega painkiller. Ayun lang. Wala nga yung aking suka. Yung suka na pinakurat. At saka yung aking patis. Ay nako. Baka hindi napindod. Baka hindi ko napindot yung add to cart. Ewan ko rin. I-check ko yung aking listahan. Hindi ko na ipapakita sa inyo. Time check mga ka-Diyosa. 9:15. Nag-edit ako ng video. Naka-apat akong video. Natapos ko siya. Kaya ngayon, magang-magana ang aking mata. Sabi ni Jawa, tigilan na raw. Di tigilan. Iintayin pa bang mag-alit si Jawa? Tigil na ang Diyosa. Ay, nako. Kasi, lalaboy kami bukas. Hindi naman lalaboy. Importante lang yung gagawin ni Jowa. Eh, sinasama niya ako. Ayaw niya akong iiwan dito pagka wala rin lang siyang trabaho at lalabas siya. Kailangan kasama lagi ang magandang Diyosa. Ay, nako po. Nakapag-skincare na yun yung Diyosa and ready to hit the bed. Yun na yung vlog natin mga ka-Diyosa. Thanks for watching. Bye-bye.